Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Mga kapatid, alam ho ninyo ang ating simbahan ng Quiapo ay tunay na nagpapasalamat. Katatapos lamang po ng ating fiesta, alam mo natin marami nagkatatapos lang ng Pasko, nagbigayan, marami kayong ginastos, marami kayong nilabas na pera, marami kayong binigyan. At ngayon pagdating ng January, yan ang magandang tanong, mayroon pa bang natira? Ah, o baka kayo po ay unti-unti nang nagbabayad ng mga utang. Kayo po ay unti-unti nang nag-iipon ulit. Pero alam ho ninyo kami, ako lalo na sa social service dyan sa ating building, sa Pope Benedict building natin, aba talaga ho makikita ninyo na kahit nagaling sa maraming gastos ang mga nagdaang linggong ito, ang pagdating po ng mga biyaya, ng mga tulong donasyon ay nag-uumapaw pa rin. Palakpakan natin ang bawat isa sa inyong walang sawang pagtulong sa pagbibigay ninyo ng donasyon sa ating mga kapatid na nangangailangan. Hindi lang kayong mga nandito sa bansa, kahit po yung mga kababayan natin sa abroad, hindi lang sila nagsisimba online. Sila rin po ay gumagawa ng paraan para maging bahagi sila ng iba't iba nating programa. Lalo na pagdating sa pagtulong natin sa mga kababayan nating sinasalantan ng mga iba't ibang kalamidad, ang mga nakakulong, ang mga higit na naghihirap, kinakapos sa pangkain man lamang nila, pamasahe sa mga namatayan, sa mga may sakit. Lahat po yan, kasama namin kayo sa pagtulong natin sa kanila. Yung iba, parang yung sa huling bahagi ng ating ebanghelyo. Ano po yung huling bahagi ng ebanghelyong narinig natin ngayong araw na ito?
Si Kristo, napakarami ng ginawang himala, pagtulong sa ibang tao. Kaya ano ang ending? Sumikat siya. Sabi sa Ebanghelyo natin, dinudumog na siya ng mga tao. Dahil nababalitaan na sa maraming lugar ang maganda niyang ginagawa. Kaya sumikat siya, kumbaga sa ating termino ngayon. Viral na siya. Dahil sa napakarami niyang ginagawang maganda. Pero sa huli, ano ang sabi ni Kristo? Mahigpit niyang ipinagbilin. Huwag niyo nang ipagsabi kung sino ako. Kung sino ang gumawa. Marami tayong mga kapatid, pag nagbibigay, pag tumutulong, anonymous na lang. Father, huwag mo na pong isulat yung pangalan ko. Huwag niyo na pong banggitin yung pangalan ko. Eh, salamat po sa inyo. Kaya nga ang ating social communication, ang ating media, naglalagay pa rin tayo ng mga posting natin tungkol sa ating mga natutulungan bilang pasasalamat at bilang resibo namin sa inyong binibigay na tulong. Ayaw nang magpakilala. Pero mga kapatid, ito naman po ang gusto ko pong ipaalala sa inyo. Walang masama kung gusto mong makilala ka ng iba. Pero sana, kung magpapakilala ka sa iba, hindi bunga ng kayabangan. Makilala ka ng iba, hindi dahil sa napakasamang ugaling pinakita mo. Makilala ka ng iba, hindi lang dahil sa mas yumaman ka na sa kanila. Makilala ka ng iba, hindi lang dahil sa mas nakakaangat ka na sa kanila. Makilala ka ng iba, hindi lang dahil sa mas marami ka nang naibibigay. Mas malaki na ang naitutulong mo. Huwag kang matakot at mahiya na makilala ka nila dahil sa anumang simple, maliit na mabuting bagay na nagagawa mo, na ibibigay mo sa pamilya mo. Huwag mo na ikumpara yung sarili mo sa kapatid mong mas mayaman sa'yo. Huwag mo na ikumpara ang sarili mo sa mga pinsan mong mas matalino at nasa abroad. Huwag mo na ikumpara ang sarili mo sa mga kaklase mo noon, sa mga barkada mo noon na meron ng mataas na posisyon. Araw-araw, pwede kang makilala dahil sa iyong mabuting ginagawa, sinasabi, at ipinapakita sa kanila. Kahapon, meron tayong isang kapatid na nag-birthday. Anong ginawa niya? Bumili siya ng isang sikat na, isa sa mga fast food chain na sikat. Nagpakain siya dito sa mga bata. Pumunta siya. At sabi ko sa kanya, ikaw ang mag-abot sa kanila. Huwag mong ikahiya na ipakita sa iba. Maging mabuting halimbawa. At yan kung minsan ang kulang sa atin. Yan kung minsan ang nagpapaliit ng sarili natin. Kapag ikaw mismo ang hindi kumikilala sa kabutihang meron ka. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ipinapaalala sa atin na si Kristo ay namagitan sa Diyos at sa tao. Kung sa lumang tipan, ang mga dakilang pari ay nag-aalay sa ngalan ng kanilang komunidad, nag-aalay sa templo ng anumang pagkain, handog, sa bagong tipan, hindi pagkain, hindi ginto, ang inalay ni Kristo, ang sarili niya. Kaya kung wala ka mang malaking maiaambag sa grupo, tumulong ka man lang sa pag-aayos, sa pagbibigay. Huwag mo sabihin, pasensya na kayo ha. Wala ako may bibigay, prayers lang. Ito lang ang maitutulong ko sa inyo. Ako nang maghuhugas, ako nang mag-aayos.
Sabi nga ng dating Cardinal Rosales natin dito sa Archdiocese of Manila, yung pondo ng Pinoy, anumang magaling, kahit maliit, basta malimit, patungong langit. Sa pagpatuloy na misa natin, mga kapatid, hayaan po ninyong araw-araw ipaalala ng Diyos sa inyo kung anong klaseng tao kanya ginawa. Higit ka pa sa mga kahinaan mo, sa mga pagkakamali mo, at kahit sa mga pagkakasala mo. Dahil araw-araw, tinitignan ka ng Diyos at pinagkakatiwalaan ka ng Diyos na kaya mo pa rin gumawa ng mabuti at maging mabuti.